Yung! Have a good day sa inyo, mga paps, mga bread. Another day, another vlog for today. So, nung nakaraan at kahapon, ay natapos natin i-polish ang lever brake, foot peg, at ngayon, tayo ay gagawin natin ang itong crock gear natin. So, ano ba yung mga gagamitin natin? Ayan, ginaya ko na. Basahin ang kuskus natin at mahaba-habang kuskusin ito. Syempre, hindi natin pababayaan na mainhitan tayo kaya meron tayo electric fan. Meron tayong upuan. Nanghiram ako upuan ng mababa kasi kahapon nakasalpak lang tayo dyan. No? Medyo mainit yung sahig kaya ngayon komportable tayo ngayon. So, yan ang gagawin natin. Nakita nyo? Ayan. Tingnan natin kung mapapakintab natin yung crank gear na yan. No? Pasok muna natin ang ating intro in 3, 2, 1. Pasok! Yun. So, mga gear ride, natandaan nyo, halos dalawang araw na yata nakababad dito yung metal polish sa ating crank gear. Tsaka ito, nakita nyo rin to sa shock, nilagyan din natin yan. Tingnan natin kung kikintab yan. Tapos yung wala pa pala tayo dyan nililiha, di natin nililiha pa yan. So, tingnan natin, subukan natin, kung ma-achieve naman natin yung pagka-chrome nya, kahit walang liha. Yan, nagsimula tayo ng 1:20 PM. So, ilang oras kaya natin ito tatapusin? No? Baka hanggang gabi na tayo nito o alas 5. Kasi ginagawa lang natin ito kasi meron tayong time ngayon. No? Meron tayong time para gawin ito. So, ito, tingnan nyo. Oh. Ito yung sa foot peg natin. Ayan. Magkakaroon pa rin naman tayo dyan ng feedback kung nawawala ba yung kintab niya o ano yung kailangan natin gawin para ma-improve pa. Na-update ko kayo doon. Pero ngayon, so ito, subaybayan nyo. Sana tapusin nyo tong video na to hanggang makita nyo yung kagandahan. And gamitan natin ito ng basahan. Pwede nyo simulan dito. At pag ganito yung punas nyo. Yan, alimbawa dito. Simulan natin dito. Halimbawa ito. So, abangan nyo mga kagiride. Gagawin ko muna to. Alright. A few moments later. So, ito na. Medyo sumasakit na ang kamay natin. No? Pero, ito yung nagawa pa lang natin. Unang apply pa lang ng metal polish. Tingin nyo. Diba? May nagbago ba? Medyo kumintab pa o ano? Pero para sa akin kumintab siya pero hindi pa ako satisfied. Hindi pa 'yan yung gusto kong ma-achieve na kintab niya, no. Pero ito yung tingnan niyo tong stock shock natin. Wow. Nagmukhang bago, no. Ayun oh. Nagmukhang bago. Kumintab. Pati yung nasa loob niya. Maitim yan nung una. Ngayon, oh, kumanda na. Yan. Technique lang yan. Gawa lang kayo ng manipis na tela. Tapos, pasok nyo ganyan. Tsaka nyo hilahilahin. Hilahilahin nyo lang siya. Ganon din ang gawin nyo dito. Para mabilis. Eto, medyo kumintab naman yung iba. Ganyan dapat. Pero yung iba, di pa natin ano, ito lang mga gilid. Oh, ito rin, nalagyan na rin natin. Yan, kuminis na rin siya. Pero, i-ano pa natin, i-improve pa natin. So, ngayon ang oras ngayon ay 2:45 PM. So, kanina nagsimula tayo mga 1:20 PM. So, ilang oras din natin ginawa, no? Yung pagkukuskos. Ngayon, second apply na natin. Tingnan natin kung may pagbabago. Lagyan natin ang metal polish. So ito muna yung nilagyan natin.
dito muna ako magpo-focus. Focus tayo dito sa pagkukuskus. Tingnan natin kung may improvement kesa doon kanina. So, gawin ko muna, tapos mamaya ipakita ko sa inyo kung ano yung kalalabasan. So, baybayin nyo lang itong vlog na to para makita nyo kung ano po yung mga ginagawa natin. Alright. A few moments later. Yun. Ito na mga kagiride, natapos na natin. Bali, nilagyan ulit natin ng metal polish, tapos ito na yung naging resulta. Wala siyang liha, di natin niliha. So, kung satisfied na kayo ng ganyang itsura, ganyan lang ang gagawin nyo. Pero kung hindi pa, pero para sa akin, hindi pa rin yan ganun kakintab eh. Kasi ito lang ang makintab ko. Dapat ganyan siya. Lapit natin. Ayan, dapat ganyan kakintab yan. Pero yung iba, makintab naman, pero hindi ganun pa ganun yung gustong gusto natin magawa dito. Hindi pa siya totally chrome, kumbaga. Ayan. So, konting kuskus pa siguro, pero hindi kinakaya ng power ko, masyadong masakit na sa kamay, tapos medyo madumi na yung kamay ko at sumasakit na. Kaya gagawin natin ay bukas naman, update ko kayo bukas. Pero may tips ako para magawa nyo yan. Kuha lang kayo ng ganito or hindi nyo i-glue ah. Kuha lang kayo ng matigas na bagay. Halimbawa, ito yung basahan. Ipaloob nyo lang. Kung may mas maliit, mas maganda para makuha yung mga nasa sulok. Ayan, ganyan nyo. Tsaka, kung masakit na yung kamay nyo, ha, tips lang to. Tsaka, ano siya, ganyan. Ayan, di ba? Yun. Tsaka, ayan. Ayan. Pwede siyang gamitin na ganyan. Ayan. Kaya na naging itsura niya. Walang liha at metal polish lang. At basahan. At maong. So, bukas, update ko kayo. Gawin ulit natin. Medyo masakit na kamay ko. At ang oras ngayon ay 4:20 PM. So, tagal din natin ginawa, no? Pero di pa na rin natin nakuha yung achievement. Pero yung dito sa shock, okay na ako. Dito, konting improve na lang. Ito okay. Dapat ganito kasi kakuli yan. Pero yan, di pa natin nakuha masyado. So, bukas na lang. Abangan nyo. Alright. What tomorrow? Yun. Have a good day sa inyo. Good afternoon sa inyo mga ka-gray ride. So, ngayon, second day na natin sa pagkukuskus na itong crank gear natin, no? So, ngayon, nagde-decide ako kung lilihain natin siya. Pero sa palagay ko, subukan natin lihain. Baka medyo magbago. Kasi dito may part na ano kasi. Medyo para siyang ma-rock. Ayan. Hindi masyado ganun ka-finishing yung mga nandito. Ayan. Dito naman, hindi siya totally nagmumukhang chrome. Iba yung itsura niya. Dito nagmumukhang chrome naman, ilang parts lang. Kaya try nating lihain tapos i-polish natin. Tapos pakita ko sa inyo mamaya. Alright, abangan niyo na lang. Kaya nag-DIY ako dito na ano para mabilis siguro yung paglilihi natin. Ayan. Ayan. Tapos lalagay natin siya sa barena. Para umikot. Ito rin. Number 400 grit. So, wala tayong grinder. Totally, yan ang ginawa muna natin. Pero subukan muna natin lihahin. Pakita ko sa inyo kung ano yung maging resulta. Abangan na lang. So, ito na setup na natin yung ating barena. So, try na nating lihahin ito. Mas maganda kung meron kayong grinder para tapos meron na bibili kasi na pang nilalagay sa grinder na merong grit tsaka pang polish. Ngayon wala kasi tayo mabilhan tapos wala tayong ganong grinder. Meron lang tayo barena. Kaya nag-DIY lang tayo. Subukan pa rin natin. Alright. Yeah, pansinin nyo. Ayan o.
nalingan natin ng number 400 yen. Eh, medyo na ano naman na siya. Pero doon, hindi pa masyado. I-manual na natin kasi mahirap abutin. And ngayon, sunod natin yung number 1,000 na liha. So, nga pala, nagsimula tayo kanina ng 1:30 PM, no? So, ngayon, lihain muna natin to, pakita ko sa inyo. Tapos, sunod natin yung metal polish. So, nalihan na natin siya ng 1,000. Imamano-mano ko naman siya dito yung iba, para sa ibang gilid. Ayan. Ngayon, lalagyan na natin siya ng metal polish. Yan, nalagyan na natin siya ng metal polish. Tapos, i-ano nyo lang yung basahan. I-ganyan nyo. Tapos, ihila-hila nyo lang ganun. Papalit-palit para kumuskus yung mga ano. Mabilis natin siya lang mapakintab. So, kinukuskus pa rin natin siya. Tingnan natin ang the best result. Kuskus lang ng kuskus. Kuskus lang ng kuskus hanggang sumakit ang kamay. Kuskus lang ng kuskus. Kuskus lang ng kuskus hanggang mamaga ang kamay. Umamit tayo na ito para hindi sumakita ang ating daliri. Actually, masakit na nga eh. Gamitan natin to. Alright. So, sa wakas, natapos din natin. So, ito lang yung kinaya ko mga gray ride, no? Ayan. Yun. So, yun lang yung nagawa natin mga kagiride. Medyo masakit na yung kamay ko. Natatapos tayo ngayong 4:25 PM. Nagsimula tayo kanina, no? Halos mga 1:30 PM. So, ngayon lang tayo natapos. And mga yan ang mga naginawa natin. So, ganito sabihin ko na sa inyo kung ano yung sekreto sa paggawa ng chrome na ito. Tsaka yung sa foot peg. Tsaka yung sa ating brake lever. So, gumamit tayo ng metal polish, di ba? Tapos, yung iba, ito, katulad nito, niliha natin, kaya naging ganito yung resulta. Mas maganda pala kapag nililiha. So, kung ako sa inyo, ilihahin nyo na rin number 400 tsaka number 1000. Depende sa inyo kung ano yung diskarte nyo sa pagkuskos. So, ito ang technique, ito ang sekreto para magawa yan. Una, kailangan ng determinado kayong gawin yung mga bagay na ganito. Kalawa, syempre, kung determinado kayo, decidido kayo, ma-achieve yung gusto nyong chrome style na ganito. Sunod, pangatlo, ay tiyaga. Oo, kailangan nyo ng tiyaga para ma-achieve yung mga ganito. Kasi kung wala kayong tiyaga, hindi nyo magagawa to kasi kailangan dito ng kuskus ng kuskus, kuskus ng kuskus. So, tsatsagain nyo. Pang-apat, pasensya. Pasensya. Kasi, kailangan ng pasensya kasi antagal, di ba? Matagal, ilang oras magagawin o araw pa nga, di ba? So, ganun. Kailangan mo ng pasensya. At panglima para sa akin, do it nang nag-i-enjoy ka. Gawin mo to na nag-i-enjoy ka. Yan. Sigurado habang nag-i-enjoy ka, hindi mo mapapansin yung pagtsatsaga mo, yung hirap, tsaka yung sakit ng dulot ng pagkikiskis mo dyan, pagkukuskus mo. Hindi mo naramdaman nyo kasi nag-i-enjoy ka sa ginagawa mo.
So, sana nakatulong itong vlog na to. So, sunod, abangan nyo po ibang vlog natin. Kung hindi nyo pa napanood yung sa Food Peg, tsaka yung sa Break Lever, panoorin nyo na. Nandyan lang sa description at dito sa video na to. This is Guermoro Vlog, log out.